Part 51. Huli kayo. Dito lang pala kayo nagtatago, ha? Sigaw ng isang armadong lalaki. Halos mapasinghap sa gulat sina Sheila at ang kambal na makitang isang lalaki sa kanilang likuran. Naroroon pa rin kasi sila at nagtatago sa likod ng naglalakihang bakal. Natatakot silang lumabas dahil baka mahagip ng ligaw na balang isa man sa kanila. Bukod doon, ay wala rin silang dalang anumang armas upang ipanlaban sa mga armadong kalalakihan. May mga bata pa siyang kasama, kung kaya't limitado lamang ang bawat galaw niya. Napasigaw silang tatlo nang tutukan sila ng baril ng lalaking iyon. Kasunod ng isang nakabibinging pagputok ng baril ang pagkatumba sa sahig ng armadong lalaking may balak na bumaril sa kanila. Ayos lang ba kayo? Ang mga bata okay lang ba? Tanong ni Drew mula sa likuran ng natumbang lalaki. Siya pala ang bumaril sa taong iyon. Kaya bumalagta sa konkretong sahig ang lalaki. Iniligtas ni Drew ang buhay nila. Maraming salamat, Drew. Oo, ayos lang kami ng mga bata. Tugon ni Sheila na kababakasan pa rin ng takot ang mukha. Pero ang daddy mo, hostage na ngayon ang kaibigan ko. What? Nagulat na bigkas si Drew. Tito Drew, please help mommy. Umiiyak na pakiusap ni Hera. Yes, Tito Drew. Your dad grabbed her at that direction. Mommy feels suffocating at his arms. Dagdag pa ni Harold na mas ikinataranta ng hitsura ni Drew. Saan sila pupunta? Kaagad na tanong ni Drew at biglang nag-apoy sa galit ang mga mata. Sa tingin ko pupunta sila sa rooftop. Magmadali ka na, Drew. Alam kong humabol din doon si Red pero higit kang kailangan ni Sandra ngayon. Please, may pag-asa ka pang mapigilan ang kasamaan ng dad mo bago pa man yun humantong sa isang mas malalim na kasalanan. Mahabang pakiusap rin ni Sheila. Inabutan ni Drew ng isang baril si Sheila. Gamitin mo yan kung kinakailangan. Ilabas mo rito mga bata at ako nang bahala sa kaibigan mo. Mag-iingat ka, Drew. Kaagad na tinanggap ni Sheila ang baril at halos patakbo namang umalis ang lalaki. Hurry, Tito Drew! Please save mommy! Pahabol pang sigaw ng kambal. I will. Determinado ring paniniguro ni Drew sa kambal. Save yourself too, little brave one. Opo, Tito Drew. Tumigil na sa pag-iyak ang kambal at may determinadong tingin na binalingan ang kanilang tita Sheila. Dapat ay maging matapang sila sa sitwasyong ito dahil walang maitutulong ang pag-iyak nila. Samantalang halos pilitin na ni Drew ang sarili upang makaakyat ng hagdan. May tinamo rin siyang tama ng bala sa braso at bugbog mula sa pakikipagsuntukan sa ilang tauhan ng ama. Pakiramdam niya ay mauubusan na siya ng lakas sa simpleng pag-akyat niya lang ng hagdan. Binubundol ng kaba ang dibdib niya dahil baka huli na siya upang iligtas si Sandra. Oo nga't naroroon na rin ang kanyang pinsan. Ngunit nagiging mahina ito kung ang babaeng minamahal nang nasa alanganing sitwasyon. Kilalang kilala na niya si Red simula pa noon. Halos buhati na ni Drew ang sarili upang makarating lang sa itaas ng abandonadong gusali. Matindi na ang nararamdaman niyang sakit sa katawan at idagdag pa ang tama ng bala na iniinda niya ngayon. Nakahinga siya ng maluwag na marating na niyang pintuan ng rooftop. Halos mapadda siya sa kinatatayuan nang marinig ang sagutan ni Red at ng kanyang daddy. No, Red. Magagalit mo si dad niyan eh. Pipingpigil ni Drew. Nababahala siya dahil baka hindi siya makaabot kapag nanigas na ang galit ng sariling ama. Pwes, mas mabuti na ring mamatay ka na. Ngayon din. Narinig niya ang sigaw ng kanyang ama sa galit na galit itong tinig. Nakita niya kung paano nito itinilapon sa isang tabing halos maubusan na ng hininga na si Sandra.
Napatakbo siya patungo sa natigilang pinsan at mabilisan na naiharang ang sarili dito bago pa man pumutok ang gatilyo ng baril na hawak ng kanyang ama. Nang hihinang napabulagta sa sahig si Drew matapos ang pagtama ng bala sa bandang tiyan niya. "Drew!" Sigaw ni Red at maagap na nasalo ang katawan ng pinsan mula sa tuluyan nitong pagkakabagsak. Si Luis Soliman naman ay halos manlaki ang mata na mapagsino ang taong natamaan niya ng bala. Halos manlambot ang mga tuhod niya nang makita ang pagbagsak ng sariling anak sa matigas sa kongkretong sahig. "Hindi! Kasalanan mo to, Red! Ikaw ang may kasalanan nito!" Nagwawalang sigaw ni Luis nang iangat ni Red ang tingin mula sa pagkakasalo sa katawan ng pinsang si Drew. Ay nag-aapoy siyang napatitig sa nagwawalang tiyuhin na muling nakatutok ang hawak na baril sa kanya. Tila nawala na siya sa kanyang sarili at walang takot kung nakatutok man ang ulo ng baril sa kanya. Basta't galit siya sa mga oras na ito at labis sa kinamumuhian ang tiyo. Umalingaw-ngaw muli sa buong paligid ang pagputok ng baril at kasunod niyon ang pagluhod ni Luis sa kongkretong sahig. Halos mapasukas siya ng dugo habang hawak-hawak ang sariling dibdib. Tumulo ang luha sa mga mata ni Drew habang nanginginig ang mga kamay na may hawak na baril. Hindi iyon kaagad na malaya ni Red. Gulat siyang napatitig sa kanyang pinsan at doon lamang natauhan. Sa kabila ng kahinaang nararamdaman, inagawa pa rin ni Drew na paputukin ang hawak na baril. Mas lalong higit, nagawa niyang barilin ang sariling ama. "Drew, are you crazy? Why did you do that?" Hindi makapaniwalang tanong ni Red sa pinsan ang tinutukoy ang pagsalo ni Drew sa balang para sa kanya. Bahagyang natawa si Drew sa kabila ng paghihirap na nararamdaman. "Don't worry, malayo to sa bituka." Pabulong ng anas ni Drew at kasunod niyon ituloy nang ipinikit ang mga mata. "Wake up, Drew!" Natataranta ng pakiusap ni Red. Natatakot siya dahil malapit talaga sa bituka ang tama ng bala ni Drew. Sa tiyan ito na baril kaya malapit lang iyon sa bituka. Kasunod niyon ay may pumasok ng mga pulis sa entrada ng rooftop. "Come on! Call for ambulance! Hurry up!" Maaturidad na utos ni Red. Ngunit maya-maya lang ay isa-isa nang pumasok ang mga taong nakasuot ng purong puti habang may daladalang stretcher at mga oxygen. At saka palang napansin ni Red si Sandra na nasa critical na kondisyon rin pala. Unang kinuha ng mga taong iyon si Drew at nang maisakay sa stretcher ay kaagad din nilapitan ni Drew si Sandra. Nakababakasana ng mga pasa sa leeg at hirap na hirap sa paghinga. Kinabitan muna ang babae ng oxygen bago nila binuhat pa ibaba ang mga stretcher. Hawak-hawak ni Red ang mga kamay ni Sandra habang inaasikaso ito ng mga rescuer. Ngunit nang maibaba niya sa hagdanan, inabitawan niya ang kamay ng babae. Bakas ang pag-aalala sa mga mata niya para sa dalawang taong malapit sa puso niya sa kabila ng mga ginawa ng mga ito sa kanya. Hindi niya akalaing makikita ang sarili sa ganitong sitwasyon na ang dalawang taong nagbigay sa kanya ng sama ng loob at kasiyahan ay pareho mag-aagaw buhay ng dahil rin sa kanya. Masakit na rin ang buong katawan ni Red dahil sa natamong pambubugbog, ngunit baliwala lang ang lahat ng iyon kumpara sa pinagdadaanan ni Sandra at ni Drew ngayon. Bakit kailangan humantong sa ganitong kasamaan ng kanyang tiyuhin? Nang makababa na sila sa abandonadong gusali, ay napatingin si Red sa isa pang stretcher na sinusuri ng isa pang doktor ang sakay. "Is he still alive?" Tanong ni Red sa isang doktor na sumusuri kay Luis Soliman. "He's still alive, sir.
but he needs to be brought to the hospital right away. Tugon ng doktor. Do your best to make him alive. He should face his sins and the consequences of his action. Mariing utos ni Red. We will do our best, sir. Anang doktor. At isinakay na nila si Luis sa ambulansya. Umiiyak siyang nilapitan ang kambal. Thank you for saving mommy, dad. Umiiyak na pasasalamat ni Hera at Harold. Nais tumulo ng luha sa mga mata ni Red nang dahil sa narinig. Nagkakamali ang mga anak dahil hindi niya man lang nagawang iligtas ang ina sa mga ito. Siya pa nga ang nagpahirap sa sitwasyon nito sa mga kamay ng kanyang tiyuhin. Sa halip na tumugon, ay lumuhod si Red sa harapan ng kambal. Don't leave your mom, okay? I will look out for you, Tito Drew, while in the ambulance. Do you understand? Payo niya sa kambal. Napatango-tango naman sina Harold at Hera. Niyakap siya ng kambal bago umalis ang mga ito upang sumakay sa ambulansya na kinalalagyan ni Sandra kasama si Sheila. Sumakay naman si Red sa ambulansya ang kinalalagyan ni Drew. Sa ngayon, ay hindi niya maiwan-iwan ang pinsan. Sinusundot siya ng konsensya na ito ang sumalo ng bala na dapat ay para sa kanya. Wala siyang nagawa kanina upang iligtas ang mga ito. Napakalaki niyang inutil dahil hinayaan niyang halos mawalan ng hiningang asawa sa mga kamay ng kanyang tiyuhin at kinailangan pang saluhin ni Drew ang balang dapat ay para sa kanya. Napahila mo sa mukha ng sariling palad si Red. Wag lang sanang kunin kaagad ni kamatayan ang kanyang tiyuhin dahil kailangan pa nitong paghirapan at pagdusahan ng kasamaan nito. Just hold on, Drew. Mag-uusap pa tayo. Kaya wag na wag mo kong tatakasan. You still owe me a lot of explanations. Bulong ni Red sa pinsan habang hawak-hawak ang kamay ng kanyang pinsan. Hawak-hawak ni Red ang kamay ni Drew habang nasa loob ng isang silid na pribadong ospital na iyon. Ilang araw nang nakalipas matapos ang kaguluhang iyon. Ngunit hindi para nagigising ang isa man kina Sandra at Drew. Sabi naman ng doktor, iligtas na mula sa kapahamakan ang dalawa. Ngunit hindi pa rin maintindihan ni Red kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin nagigising ang mga ito. Si Luis Soliman ay sumailalim sa isang operasyon dahil sa natamo nito, ngunit ligtas na rin naman daw ito sa kapahamakan. Ang importante ay buhay pa rin ang demonyong tiyuhin at anumang oras ay pwede pa rin niyang singilin. Wala siyang balak na singilin ang matanda sa sarili niyang mga kamay. Batas na mismo naghahanap dito at mas mabuti iyon dahil mararanasan nito ang bunga ng kasamaang ginawa nito sa buong buhay ng tiyuhin. Si Drew ang unang nais siyang makausap upang makipag-ayos rito. Sa dinami-rami ng kasalanan at sakit ng loob na ginawa sa kanya ng pinsan, ay tila ba nabura ang lahat ng iyon nang saluhin nito ang bala na dapat ay para sa kanya? Tingin ba ng pinsan niya? Ikatutuwa niya kapag ginuha ito ni kamatayan? Baka nga bawiin pa niya ng pilit si Drew kahit pa na sa kabilang buhay na ito. Hindi siya makapapayag na aalis ang pinsan na wala man lang ibinibigay na paliwanag sa kanya. Nais siyang malinawan at ang pinsan lang ang makakapagbigay sa kanya ng maayos na kasagutan sa lahat ng bagay na gumugulo sa kanyang isipan. Red, ang bakla naman. Narinig ni Red na tinig mula sa lalaking hawak-hawak niya ang kamay. Kaagad niyang inalis ang kamay na nakapatong sa kamay nito. Are you awake, Drew? Hindi makapaniwalang tanong ni Red. Hindi, Red. Nananaginip lang pala ako. Pabirong tugon ni Drew. You frighten me. Natatawang sigaw pa ni Red. Be careful with your action, man. I will get you from hell.
Muli ay nagpapumura si Red. Isang malutong na tawang pinakawala ni Drew. Halatang namiss mo ako eh. Para ka nang maiyak-iyak kanina nang magising ako. Isang mahinang suntok sa brasong natanggap ni Drew na ikinaigik ng huli. Oh, sorry, my bad. Nakangising wika ni Red. Biglang nagseryosong atmosfera sa buong paligid matapos iyon. I just want to say thank you and sorry, Red, in everything I did. Seryosong panimula ni Drew. You owe me an explanation. I don't need your thank you and sorry. Why did you do that? Seryoso nang tanong ni Red. Maybe because of jealousy, that's why I did that. Actually, way back before, I have a huge crush with Sandra. Ever since I took my master's degree here in the Philippines, Red. When I know that you did a one-night stand with her. Let's say that my demon's feelings awaken. Pagpapaliwanag ni Drew. Of course, I did get jealous and envious at the same time. Halos lamangan mo ako sa lahat ng bagay. Pati ba naman ang babaeng matagal ko nang minamahal na angkin mo na rin? I did everything to get Sandra's attention. Ginawa ko ang lahat upang suportahan siya at ilayo sa'yo. At first, she really want to get her daughter at your custody. Siyempre, sinuportahan ko siya. Pero nung huli, ay tila ba lumalayo na siya sa plano. You know what? Gustong-gusto ko rin magtagumpay siya sa paghihiganti sa'yo. Nang sa ganun parang nakapaghiganti na rin ako dahil sa kanya. Natigilan si Red at matamang nakinig. Kinakapa niya ang sarili kung naroroon pa rin ba ang galit na kanyang nararamdaman. Ngunit kahit anong gawin niya, ay tanging pagkahabag lamang sa isipan ang nakakapa niyang damdamin para kay Drew. Hindi niya alam kung paanong nawala ng puwang ang pagkapuot at pagkamuhi niya para sa pinsan. Hindi niya alam kung kailan niya naalis ang masamang damdamin niyang iyon. Pero nitong huli nagbago ng damdamin ni Sandra. Ayaw na niyang gumanti pa sa'yo. Nang alukin mo siya ng kasal, ay taus-puso niya yung tinanggap. Hindi man niya totoong pangalan ang ginamit niya roon. Sobrang pagsaselos ang nararamdaman ko sa'yo nun, Red. Naisip ko na sobrang swerte mo. Dahil minahal ka ng isang Sandra Viray. Sa kabila ng ginawa kong pagsasakripisyo para sa kanya, ikaw pa rin ang iniisip niya sa huli. Sa kabila ng pagtulong at paggabay ko sa kanya, hindi ko man lang nakuhang puso niya. Ikaw lang, Dre. Sobrang sakit na akong kasama niya. Ngunit ikaw ang laman ng isip niya. Kapalaran ko nga sigurong umasa sa taong wala akong pag-asa. Swerte mo? Pagkukwento ni Andrew. Lihim na napangiti si Red. Marahil nga ibinulag siya ng pagkapuot at galit niya para sa asawa. Ngunit ngayon, ay nakikita at nararamdaman na niya kung gaano katotoong sinasabi ng kanyang pinsan sa kanya. Nagising na rin sa wakas ang mabuting diwa niya. Sana nga hindi pa huli ang lahat para sa kanilang dalawa ng kanyang asawa. Ang dami na nitong masasakit na naranasan sa mga kamay niya. Panahon na upang bumawi sa lahat ng naging kabutihan ni Sandra sa kanya. Si Sandra lang kaisa-isang taong nagbigay liwanag sa madilim niyang mundo. Ngayon, ay siya naman ang magbibigay yakap ng paghilom para sa asawa.